Hello! Maganda ako. Promise. Pero may maganda pa sa akin. Ayan na naman tayo. Raisa Zenon! Hi po! Ayan, anak. Diyos ko, akalain mo, nabuntis ka, yes, nanganak ka. Pero hindi mo ako nakakalimutang ipagluto. Pinagmamalaki ko yon dahil ikaw lang ang hindi nakakalimot. Kahit walang pasabi, dumadating ang mga pagkain sa bahay ko. Totoo ho yan. Ngayon, ibabalik natin ang ref raid. Ito hong babaeng to, ngayon lang siya nagkaroon ng baby, first baby niya. Ngayon, pinapakita ko sa inyo ang kaseksihan niya. Sige anak, pakita natin. Oh, talikod. Oh, sexy, di ba? Oh, hindi ako ganyan kaseksi nung nanganak ako. Madjubis ako. Ngayon, papakitaan niya tayo ng kanyang way of pagluluto. Dahil ako ay nakatikim ng luto niya na gulat ako dahil nasarapan talaga ako. Game, Raisa. Puro pang baguettes. Puro pang baby. Oh, diba? Diba po? Here po yung mga drinks namin. Like, eto yung probiotic drinks. Ayan, okay. Yung mga pambaon sa school ni Night. Yung vitamins niya. Meron dito yung pang-bake ko. Okay. Tapos dito, yung eto, binig ko to sa'yo. Talaga ha? Excited na ako! Blueberry cheesecake, favorite po ayan, yun. So here po yung fruits. Ayan, mga fruits po ito ni Night. Mahilig po siya sa prutas eh. Siya? Uy, maganda yun. Super heated kasi niya talaga. Kasi hindi at lahat ng bata gusto, di ba? Pero ang mahal. Kasi po mga gusto niya, strawberry, blueberry, raspberry. Sino mo? Nagmana sa akin. Oo nga, doon pa lang gusto po na naka 3,000 to 5,000 na kami. Yan ang may anak. Yan ang nanay. Tapos eto po yung mga vegetables. Ayan, may nakabalot po na brown paper bag. Kasi po, para hindi siya agad masira. Kasi po, nagmumoist ang gulay. So, nalalanta na po siya. Hindi na po siya. Nagsasagi na po yung fruit. Ay, yung vegetable. So, kapag po nakabalot siya, ina-absorb po ng brown paper bag yung moisture. Okay. Ano, so, hindi siya agad-agad. May natutunan ako ngayon. Although, hindi naman ako nagluluto. Tapos, meron ako ditong alaga. Alaga ko to. Sardo. Inaalagaan ko po yan. Pinapakain ko rin po. Talaga? Sardo po. So, gumagawa po ang tinapay na sardo. Kaya ang sarap ng tinapay. Natikmang ko yung tinapay. Mukha akong bread rice, ha? Ito na po may eggs, and then yung mga cream cheese. Ayan, yung kay Miguel yan. Hindi man po kumiinom siya lang. Sa freezer po, ayan. Ay, Diyos ko, ito ang masarap mo. Ako ka na, yung diba? Isa. Ito, totoo, yelo. Gusto ko. Ayan. Ayan. So yan, yung K-Night, may lick siya sa ice cream. Tapos ito yung mga bread ko na nagawa. Ayan yung bread, ang masarap yes, eh. Po. Gusto ko yan. O, dito naman. Dito po may cookies, tapos may ano, pwede ko i-bake sa inyo. Fresh yung fresh cookies. Yung cookies? Oh, yes po. Tapos, ito po may steak. Gusto mo steak? Oo. And then? And po, mga deli lang. Okay. Konti lang galing. Po yung nasa eh, kasi naman freezer. Tatlo lang naman kayo. Hindi ano po, yung iba po na talagang paluto, sa dirty kitchen po. Ah, yung okay. Yung meat talaga. Iba, diba? Yung iba nandito sa kitchen niya. Ito po, opo. Dito, dito po, ang kitchen niya. Pang sa mga baguettes. Sa mga baguettes. Tapos, meron pa siyang isang kitchen. Nandun lahat ang kanya mga toleto nila ng mga steak. At uy, hindi naman! Grabe na yung toleto. Ang mahal. Ito naman ang gagawin niya. Challenge ko sa kanya, steak naman. Di ba? Para makatikim ako ng steak ni Raisa. Oh no, patay. Okay, ready na ba kayo? Kasi magre-ready na kami. Yes, okay? Magre-ready na kami ng ingredients. O, ayan. Papaluto na natin sa kanya yung steak, di ba? At ano steak nga ba yung ito mo? Steak lang po. O, real ayan, steak. Pag nag-order kayo, steak lang. Ganun lang ha. So, olive oil muna po. Bongga. Olive oil. For healthy na. Oo, healthy. Mainit na po yung, ano, yung pan. So, lalagay ko na po yung steak. Ako, tumatalsik po ito na yan. Ako, tumatalsik ba yan? Mahirap yung tumatalsik. Natakot ako dyan. Nung ano, nag-aaral ako magluto, tinalsikan ako sa kilay. Mabuti lang safe, no? Yes. Yes po. Ayan. Ang steak ay niluluto na. Pero syempre ang nanay niyo takot, di ba? Halata ba? Tignan mo si Raisa, relax sa relax. Ako tense. Ako po ang dami ko ng score. Paso-paso. Kaka-bake ko ng mga bread. Ay, kamote mo, o. Oh. Yan. Yan ang sinasabi ko, di ba? In case of emergency, dapat meron kayong shield.
S.H.I.E.L.D. Ay, ni Wonder Woman. Anak, ilang minuto ba niluluto yan? Bawat side. Yan. Siyempre, binabalik-balik-tag dyan, di ba? Opo. Siguro mga 8 minutes to 10. Depende po sa doneness ko. Ang stage. Ano gusto niyo po ang doneness? Well done. Well done. Oo. Okay, sige. Kasi medyo matagahan. Kasi gusto ko yung mga... Ayaw ko yung may blood. Oo, oh, ayoko. Gusto ko yung to study yung mga... Yung mga... Mga fats. Oo, yung mga fats. Sige po. Ano ba ibig sabihin mag-ganyan na kulay na steak? Ay, nilarinate mo ba yan? Hindi po. Nilagyan ko lang po ng mga seasoning. Black pepper, salt, and paprika. Kala ko paprika. Paprika. Pretty. Ah, binaliktad na natin. Ay, ang ganda. Pag nangyuto, JM, tignan mo, oh. Ay, ang bongga. Anak, ikaw nangyuto, di ba? Opo. Anong ang doneness. Gusto, doneness ang gusto mo? Medium well. Ah. Medyo may blood ng konti. Konting-konti lang. Medyo pinkish lang po. Walang blood. Pinkish lang. Pinkish lang. Oh. O, alam po lang pinkish yung sa blush ko, di ba? Pero yung sa kain na, gusto ko tostado. Lalagyan na natin po yung butter. Ha, lahat yun? Yes. Ganon, ayan na. O, ayan. Kasi lalagay po natin yung garlic. Oh, may garlic. Para hindi pumataas yung presyon nyo. May panlaban po sa magtaas ng presyon. Ganon pala yun. Hindi lang pala palamutin yung garlic. Opo, ano din po, ng pambalance po ng presyon, high mga, meron dyan may high blood. Ayan, sikati yun. Lagyan natin lahat. Ay, ang galing. Ayan o, yan ang gusto ko, yung mga gilid-gilid, anak. Nakita mo yan. Tapos lagyan na po natin herbs. Ito is thyme and rosemary po. Oh, thyme and rosemary. Ayan. Ang ganda pakinggan, ano? Eh, mukhang gulay lang naman itong nilagay. Pero malilipis na gulay. Tatabingin ko po para maging tostado po yung sa gilid. Okay, anak. Kaya mo yan, anak. Uy! Uy, sus! Naamay niyo po ba yung herb? Oo, ang sarap. Parang ang sarap na kumain. Nakakaloka. Pero madali ba maging mami? Hindi po. Mahirap po, mahirap. Masaya na mahirap. Masaya na mahirap. Anak, ano lang favorite niya ngayon? Paiba-iba. Meron Batman. Meron po. Spider-Man din. Hindi. Ay, hindi niya gusto si Spider-Man. Pero gusto niya yung post ni Spider-Man. Lagi niyang pinupost yun. Tapos may cars. Yeah. Lalaking-lalaki ang bata. Hindi, minsan naging Elsa po siya. Ano yung Elsa? Frozen. Frozen. Favorite food. Food? Nako, magugulat ka. Bakit? Ang palaya. Ha? Yes, saka okra. Ay! Diyos ko talaga, yung mga yes, hindi ko gusto. Opo. Ang mapait niyan, di ba? Opo, mahilig siya sa mapait. Saka po, pinaka-favorite niyang flavor ng ice cream, black. Dark chocolate. Ah, mapait din. Oo, mapait. Bakit nagusto ka kaya ng bata yun? Ah, kasi po nung baby siya, yung mga cookies niya, sugar-free. Ah. So, parang nasanay po yung taste buds niya na ganun lang yung lasa, bland. Hindi ganun katamis. Ibang bata yan, ha? Oo. Puwapapak din yun ng lemon. Ha? Tinry mo na ba yung kalamansi? Gusto din niya po ang kalamansi. Oh, my goodness. Lahat ng mapupain. Ayan na tayo, ha? Matotarsik na po. Ayan na. Ano naman ang special kini talaga? Wala naman po. Eh, kasi lahat tayo may lutuin. Ngayon nga na ako nakatikin ng sinigang na corned beef eh, oh. Oh, wala naman po akong special. Basta kung kunyari, nag-request ka, like ito, nag-request ka ng steak, ibigay ko sa'yo steak. Ang bongga ng pagkaka-steak mo dito sa steak na to? Hingi lang po ang gunting. Gunting? Gugupitin ko yung mga taba-taba para mag-tusta. Wow! Yan ang sinasabi kong liglang. Diba, anak? Opo. At para kay Inay with love. Hanapin natin yung tabaw ni Inay, ha? Yes, anak. Ang galing mo, right? Yan. Ayan na po. So, ito tostado natin lang. So, ito po, mukhang okay naman na siya. Gusto mo ba ganyan? Or kailangan ko pa? Oo. Ano, is tostado mo. Ang gagawin ko na lang po, i-cut ko na. Wow. Para pati loob maluto. Okay. Kasi yun yes. Po. Teka muna, bakit mo nagustuhan mo magluto? Ah, sorry po niyan.
Yung pamilya ko po talaga, mahilig po talaga sila magluto. Mm-hmm. Kaya alam po, nung bata ako, yung tinuturuan nila ako, hindi ako, ayoko. Bakit? Gusto ko maglaro. Nung bata ako. Pero po yung ano, yung nagka-jowa ako. Oo. Doon po ako nagbasa-basa sa internet, ganyan. Tapos tinry ko magluto. Pinaka-first ko niluto po sopas. Oh, kasi po, may sakit yung boyfriend ko that time. Successful naman yung sopas. Madali lang naman. Sopas. Bali, ang drama natin ngayon. Sangyup na po. So, Mahe, yung pagluluto mo ngayon, ayun ang love language mo. Isa po yun. Ay, may pangalawa pa ba? Iba pa. Ano yun, anak? Ay, yung ano po, yung parang kung sana hindi ako magtatanong or anything, basta kung saan po ako nagbibigay. May secret ka pa ng ganyan, ba? Parang sa inyo, di ba? Hindi ako nagtatanong sa inyo kung anything. Bigla nang may dadating sa inyo. Ganyan siya. Hindi siya nagsasabi basta dumadat. Ay, yung batang yan, kahit gano'n, hindi ako nakakalimutan. Sabi ko ba doon? Siya talaga ang isa sa mga, hindi isa, siya lang talaga yung isang hindi nakakalimo. Eto, okay na po ba ito sa inyo? Yes, anak. Wow, ang sarap. Sa hilig mo magluto ng ganyan, paano mo lang maintain niya pa-sexyhan na ganyan? Hindi po ako kumakain ng niluluto ko eh. Ay, bakit? Nabubusog na po ako pag ginagawa ko siya. Ganon? So, hindi po ako nasasarapan. Ay, bakit? Ko po alam. Hindi nga, anong kinakain mo, anak? Minsan, kapag nagluluto po ako, papadeliver ako sa sarili ko. Ibang pagkain po. Opo, totoo po. Ganun po ata talaga minsan. Yung iba pong marunong magluto, hindi sila kumakain na... Ang galing, ano? Itutusta ko lang po ito, ah. Dahil gusto niyo pong tusta, anak. Tignan mo, iba kasi yung tinatawag na may love. Dapat masaya ka, dapat magaang ang loob mo pag nagluluto ka. Kasi yung mga kakain, bukod sa masasarapan, they will feel good. Yung bang, parang kung may restaurant lang itong batang to, abay sasabihin nila, can we meet the chef? At pag nakita nila, wow, such a beautiful chef. Wala akong panggawa ng restaurant eh. Kaya mo anak, dadating yun. Hihingi natin kay Papa God. Pero anak, gusto mo bang magtayo talaga in the near future? Yes po, alam niyo po, ang pangarap ko, yan, sige, matupad ang pangarap ng nanay ko. Kasi nanay ko, bata na matay, 27 years old. Uy, bakit naman? Sa, ano po, cancer po sa stomach. 2 years old lang po. Kaya rin po ako nag-aral mag-bake sa APCA kasi po, yun po yung reason ko para matupad po yung pangarap. Matuloy ko yung pangarap ng nanay. Gagawin natin yan. At pag meron ka na, ako una-una customer, ha? Sige po. At saka, iba-vlog natin, anak, ha? Yes. Tapos, ano, marami tayong iimbitahin. Diyos ko, yung mga taba, naging maliliit sila, tapos tostado, para crunchy pag kinain nyo. Chicharon. Yes. Chicharon. Yeah. Ang sarap. Tapos, ang sarap din ang kanyang bread. Tatikman ko na. Diyos ko, ano ba yan? Bongga na yan. Bitin yung magsuchikahan natin. Halika na tuloy na natin sa labesa habang kumakain tayo. Itong ka na? Oo. Dumating ako dito, walang laman ang tiyang ko. Sige, pinagandaan talaga. Oo, syempre anak. Alam ko magaling ka magluto, no? Sige po. Okay, eto na. Ang steak. Ayan, umpisahan na ho namin ni Rai sa kumain. Pero ako mo talaga yung gigil dito. Yan, so, may inad po ako sa inyo, Inay. Oo, nga, minakita ko eh. Kasi paborito yung shrimp. Favorite ko yan. Gambas. Oo, di ba? Hi. Ang malalayan ko, magbabalat sa shrimp. Oh, huwag yun ako pagsalitain ha. Kumakain ako. Ang masarap po dito, try niyo yung bread and gambas. Ah, okay. Ito lang gigigil ako sa steak. Kumusta po ang steak? Ang sarap. Heaven. Mamaya papatikin ko kayo. Pag 3 piraso na lang. Hindi na kailangan na rice kasi may potato. Yes. Ang sarap. Honey bread ka, Nay. Mm-hmm.
Tita Maricel is with Mama. Ang cute-cute naman niya. May angel ka sa bahay. Ala, so cute, oh. Ano yung ton ng sabaw? Tapos yung ibabaw, yung shrimp. Naluloka ako sa tinapay. Anak, pasensya ka na. Hindi talaga ako may pinaghandaan ko to. Anak, bukod sa pagluluto, ano pa iba pinagkakabalan mo? Being a mom. Oo. Being a mom po. Ngayon po parang sinitake advantage ko po yung wala akong trabaho para magkaroon ako ng more time kinay. Alam niyo naman po ngayon, life is so short. Totoo yan. So, hindi natin alam kung ano mangyayari the next day. So, habang kaya ko, ibigay yung mga dapat ibigay sa anak ko, ibigay ko po. Tama yan, anak. Mahirap dahil alam mo kung hindi mo na naabutan yung mga formative years niya, yung ganoon. Mahirap kasi nangyari yun sa akin, kaya alam ko. Ngayon, yung baby mo, maagang age pa lang, ituturo mo na sa kanya yung mga gusto mong malaman niya. Yes. Kailangan yun. Kasi pag laki-laki niyan... Hindi na siya makikinig sa akin. Hindi, anak, hindi totoo yun. Dahil i-implement mo lang agad sa kanya, maaga pa lang, na don't do this because that's bad. Why is it bad? Ayun, explain mo. Yes. Tapos, may intindihan niya habang lumalaki siya. Pag malaki na siya, parang barkada kayo. Yun ang maganda, di ba? Friends kayo. Ilang taon na ba ang baby mo si Knight? Three years old. 3 years old na siya? Yes po. Bakit Knight? Knight namin ginawa. Char. I like that. Hindi yun talaga yung gusto ko. Medyo dark po ang tao. So parang... Gusto ko yung kakaiba. Pangkabitin siya tayo eh. Sa gusto ko po kakaiba. And yung pinagbubuntis ko po siya, every night po, dun siya hyper. So hindi po ako nakakatulog. Saka wala siyang kaparehong name. Wala nga. Knight. Knight? Anong favorite bonding time niyo sa bahay? Sino po water? Oo, anak. Bibigyan niya ng water lang din eh. Kasi ang sarap ng kain ko. Yan, ay. Yan ang pinakaganado kang ano natin, refrain natin. Ngayon. Ang layo. Baka ano, ah? Ano naman ang favorite bonding yung dalawa sa night? Sa night? Oo. Pinaka-favorite niya kasi po, basahan siya ng books. Ay, hindi po. Hindi po siya, hindi po siya mag-gadgets na bata. Ay, maganda may, yan. Meron lang po siyang time na manonood siya ng TV, ganyan. Uh-huh. Tapos, pag pinatay mo yan, hindi siya magagalit kasi alam niya na hanggang doon lang yung oras niya. Ang aga palang disciplined na. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko, makakalakihan niya yun. Diba? Yun yung magagandang dapat makalakhan niya. Para hindi na magtatanong paglaki. Kasi mas mahirap nang magsalita, di ba? Yes. Minsan makakadinig ka pa ng pilosopong answer. May ganun din naman po siya. Hindi, baby pa yan eh. Hindi, naku po. Para siyang matanda, kausap. Ha? Oh. Talaga? Anak, pagdating sa pagiging stricto, o di kayo, bad cop, good cop. Di ba? Sino ang stricto doon? Ako yung bad. I'm a villain. Oh? Opo, ako po ang bad. Sa akin siya takot. Kasi ako po yung lagi niyang kasama. Ah, okay. So, mas stricto po ako. Hindi mas super strict. I mean, when it comes to values, doon ako strict. Pero pagdating sa laro ka dyan, yung mga naglalaro, ayan, hindi po ako strict doon yung pagulong ko. Mas stricto si Miguel doon. Na ang dumi dyan, ganyan. Sasabihin ko, hayaan mo siya maglaro. Yung mga ganun. Pagdating sa values, yung kunyari, yung po, and opo, yung mga ganun po. Lagi ko siyang nire-remind kasi nakakalimutan niya po yung madalas. Kailangan niya po matutunan kasi yung mga ganyang age po naman, kasi ano naman na yan, sponge na po sila. So, kung ano yung mga narinig nila, yung nakikita nila, ginagaya lang. Gagayahin. Opo. So, hanggat maaaring iwasan, iniiwasan ko po yung mga hindi magandang act ng mga tao para, or explain sa kanya na mali yan, huwag mong gagayahin yan, yung mga ganun. Alam mo, ako, isang nagustuhan ko, walang mga computer, di ba? Walang magkano. Kasi kami,
Tayo, no? Ewan ko, inabot mo ba yun? Opo, naglalaro sa labas. Mm-mm. Taya-taya, ang laro, taya-taya, touch the color, pickle, di ba? Okay naman tayo lumaki, di ba? Opo, yun po yung kaibahan po ngayon, yung generation talaga ngayon. Tayo kasi parang manual tayo, sila yung parang computerized. May kasabihan kasi na kung hindi mo mahal ang anak mo, ibigay mo lahat. Ganun ba yun? Sabi nila, pag hindi mo mahal ang anak mo, ibigay mo lahat. Ayun, hindi ko naman binibigay lahat. Kaya, saka po Tagalog siya. Ah, talaga? Hindi po siya English. Tinuruan ko siya, ang first language na mother tongue niya is Tagalog kasi Pinoy siya. Oo. At nasa Pilipinas po siya. So, kailangan niyang matutong mag-Tagalog. Kailangan niyang alamin sa kamahalin yung Tagalog. Ano mo ang sa steak mo? Hindi, kasi nilasa ko yung asin, yung konting ganito, yung konti. I love it. Nasus po na ba si Light? Yes po. Actually, kakatapos lang po ng nursery niya. Pero dahil nga super layo po yung school niya from here, as in 6 gumigising na siya, tapos 2 hours yung biyahe niya papunta sa school. So naawa kami kasi minsan nagre-reklamo siya na ayokong pumasok, antok pa ako, ganyan, umiiyak siya. So naghanap po kami na malapit dito and then yon back to nursery uli siya because sa age niya. Oo. Kasi ilang taon pa lang po siya, 3. 3 pa lang siya nag-aaral na siya. Baka yung anak ko si Chen, ganun eh. Hindi po kasi pandemic baby. So, maaga po namin siyang pinasok sa play school para po hindi siya takot sa tao. Mm-hmm. Tsaka may confidence na siya. Naalala mo dun sa set natin? Yes po. Diba? Ganap natin dati sa set ng mga Jet ng Generous Daughter. Nang pinag-uusapan natin, pagkain. Pagkain talaga. Mm-hmm. Kaya lagi ko nagdadala ng... May food siya lagi for me. Ang ni-request mo sa akin, sinigang na hipon. Correct. Nabalat na hipon. Nanabalat na yung hipon. Taban! Anong hindi mo malilimutan sa set natin? Although alam kong alam mo na yun. Tawan-tawa ka, no? Hindi ko lang nakakalimutan yun. Madami. Kayo, lahat kayo na nakatrabaho ko kayong lahat. Kasi grabe, ano dun, all stars. Like, andun, syempre, di ba, Diamond Star. So, andun si Miss Yula, andun si Miss Janice, di ba? Oo, si Tito ba? Pip, nandun. Oo, si Lolo Pipo natin. Ate Angel. Oo. O, sino ba, di ba? Ano pa ba yung hilingin mo na nandun kayo lahat? Yun yung hindi ko makakalimutan. Kasi marami po ako natutunan dun sa show na yun. Dapat lagi tayo natutunan. Kasi, may kasama na, you should not stop learning. You should learn all the time. Kung yes po. Gusto mo pa pumasok kahit sa edad na ganito, para lang alam mo at hindi ka mukhang tanga, pwede naman yun. Walang nakakahiya doon. Ako, Nay, kamusta ako katrabaho? Eh, professional ito. Maaga ito dumagat mo. Made up na. Hindi siya yung... Hindi siya yung... Kasi ako may ganitong call. Let's say, kukall kayo ng 8 or dapat mag-grind na ng 8 ng umaga. Dadating ako doon, mga 7:30, made up na ako. Ibig sabihin, ready for take. Si Raisa, pareho ko, ando na maaga. Made up na rin siya. Kaya yung iba sinasabi, huwag naman sanang ganito kaaga, inay. Pwede bang malate ka naman ng konti? Sabi nila, niloloko nila ako. Sabi ko, oh, pero mas maganda i-train nyo ang sarili nyo na maaga. 30 minutes, nandun na kayo bago yung call time nyo. Actually, ang training ko nga, 1 hour before my call time, I should be there. Pero made up na, ha? Hindi yung doon ka palang magme-makeup, doon ka palang magpapablower ng buhok. Kasi it eats up time, hindi nila masusunod yung dapat by this time, rolling, grinding na tayo, di ba? Di ba, Raj? Yes, po. Eh, ako naman, anak. Kamusta ba ako katrabaho? Nako, inay. Nakaka-pressure. Kaya ako ganun. Kaya ako maaga pumapasok. Made up na. Dahil ayokong pinag-iintay kayong lahat. Hindi kasi mahirap magpaantay. Dahil yes po. Nag-effort tayo na gumising na maaga, matulog na maaga. Di ba? Nakakaya. Tsaka naawa ko sa crew. Dahil kung ang call time natin mas maaga sila. Oo. Siguro 6 pa lang nandoon na sila. O baka 5:30. Yes po. Kasi nagsiset up pa sila. Mm-hmm. Tapos pag-uwian na, tayo sasakay na ng sasakyan. Sila mag-uwi na. Sila maglilipit pa. Maglilipitin pa yung mga kable.
Yung ilaw, lahat, yes, yung tripod, yung gano'n, yung dali. Yes, ang bibigat nun, di ba? Opo. Kawawa yung mga tao. Cheers! Inom tayo dyan, ay. Yes, busog na busog ako. Grabe itong batang to. Sobrang makulag. Gusto mo ba ako mamatay? Hindi, oh. Sana niluto ko crispy pata. Puro sakit bato. Pwede na mamatulog. Sarap eh. Anak, anong pakiramdam mo dahil kasali ka sa Batang Quiapo, di ba? Opo. Ano experience mo doon? At saka, kasi gusto ko malaman mo na hindi mo pa ako naabutan noon kasi yung Batang Quiapo, kami ni Mr. FPJ ang magkasama doon. Sino po kayo? Kayo po si Davy? Ako, hindi, ako yung Quiapo. Kayo po yung hindi, Batang Quiapo? Hindi kasi sinundan ni Coco yung ano, yung original na story. Ah. Iniba niya yung story, pero Quiapo pa rin. Opo. Ilan taon po kayo nun? Hindi ko maalala kung 19 or 21 ako. Oh. Parang ganun. Ako naman po, honored ako na napasama po ako doon. Oo. Ano maganda. Saka maganda po yung naging kalabasan after kasi yung pilot week po namin, kami po ni Miles, nag-trending po yun. Ay, very good, very good, very good. O, yun ang gusto ko. Yung gumagaya, may cake. Dahil nag-Mother's Day na po nung last week, ano po ma-advise niyo sa akin? Bilang young mama? Yes po. Bilang ikaw, mom of two ka na boys, di ba? Uh-huh. Ako, isa pa lang na boy, pero pagod na pagod. Hirap na po ako. Hindi ko kukumpare kasi magkaiba iba tayo, naman ang, no? Iba naman ang tao sa trabaho. Yes po. Pero kahit ang tao, tinatrabaho. Mm-hmm. Di ba? Pag nasanay ka na ikaw nag-alaga, routine, na pag-umaga, paliliguan mo, di ba? Ipe-prepare mo siya sa school. Ikaw lahat sa iyo. Makakasanayan mo yun. At lalo na siya, makakasanayan mo yun. Pag nawala ka isang araw, dahil meron kang shooting, kunyari, o taping, hahanapin ka niya. Mangyayari naman po yun. Yung paghahanap na yun niya sa'yo, yun yung longing niya na, sana laging kasama si mama. Kasi ganoon din yung aking mga anak eh. Bakit wala si mama? Yung ganoon, bakit wala si mama? Yes, eh, nag-work kasi ako. Opo. Tapos ina-explain ko sa kanila, na who will put food on the table if mama will not work, yes. Diba? Yung reality talaga. Yes po. Tsaka, so what are you doing by in the work? Sabi nila, yung early stage pa to yung mga, yung formative years ng mga bata. Mm-hmm. Parang nakulangan ako sa time ko para sa kanila. Gustuhin ko man pagsisihan, nagsisisi talaga ako. Kaya lang, ano magagawa ko? Ikaw nang bibili nga lang ba ho ang tatay sa ano, grocery, nakabili na ho ako ng marami. Para pag-isa sila. Diba? Kailangan. Oo. Kailangan ho talagang gawin. Wala tayong magagawa. Opo. Pero, bukod pa doon, ang hirap for you kasi nagsastruggle yung passion mo, yes, over po. Your son. Diba? Yes po. Parang mahirap yun eh. Nagkakaroon po ng, hanggang ngayon, kahit 3 years old na si Knight, parang nagkakaroon po ng postpartum pa rin, mm-hmm, depression. Kasi totoo yan. Hinahanap ko yung sarili ko noon, ba't di ako nagtatrabaho, ba't hindi ako sa bahay. Parang di ako sanay na gano'n. Masasanay ka, ano. At alam mo, kayong dalawa lagi, iba ang bonding ninyo. Kasi 24/7 magkasama kayo nung nasa tiyan mo pa lang siya. Yes. Tapos hanggang sa mailuwal mo na, napapalaki mo na siya. Yes po. Oo. Iba yung fulfillment mo. At least ikaw, makakasama mo siya. Ako, hindi eh. 1.5 months lang ako nag-breastfeed. Tapos, I had to work na. Kaya, nasasad nga ako pag naalala ko yung part na yun. Hindi na ating pag-usapan nga. Oo, hindi. Mahirap kasi. Kasi nasasad ka. Alam mo, nakakasad dahil, alam mo, ayan na, may gatas na. Ibig sabihin, gutom na yung anak ko. Alam ko yun eh. Para kang 7-Eleven, di ba? 24/7 kang gising para sa anak ko. Yes, totoo po yun. Ganon lang naman katakaw ang anak ko. The best mom ka pa rin. 8.4 pounds. Ilang pounds yung bata? Sa akin po, oo. Mga 5 lang. Maliit lang po siya. Sasayan ka ba? No po. Normal? Normal po ako. Ako pinilit ko pa yung Dr. Norman.
Eh, ako hindi. Pipili ko ECS ako. Kasi ako, si Knight, pabalik-balik na gano'n, nakakailang balik na po siya. Iiri ko siya, tapos babalik siya uli pag nagpapahinga ako. 8 hours na ako, nagli-labor. Ano, 3 cm pa rin ako. Tapos nag-dry labor ako kaagad eh, dahil pumutok yung water bag ko na sa bahay pa lang ako. So, ako hirap, pinutok, ano? Doon na pinutok, sila na po nagputok. Ako kaya ako sinugod dahil gano'n. Eh, hulaan mo. Naligo pa ako, nagbigis pa ako, tapos bumalik pa ako, ay wala akong hikaw. Sabi ko, wala akong hikaw. Tsaka yung buhok ko, medyo basa pa, di ba? Kailangan ko ng hairband, tsaka ponytail holder, please. Ganun kaarte. Ako dire-diretso. Tapos ang ilong ko, bootleg, hanggang dito. Ako din eh. Oo, hanggang dito. Lahat ng mga tiniis mo, tapos punong-puno ako diba? Ng stretch marks. Grabe. Yung talagang kasi... pag tinitin yung body ko, anong nangyari sa'yo, Mary? Ba't ka nagkaganyan? Che! Hindi bali na. Magwapo naman anak ko. Tama. Sabi ko gano'n. Okay lang yan. Kasi kung may magmamahal sa akin, eh, mahalin niya pati stretch marks ko dapat, di ba? Opo. Dapat. Eh, kaso wala eh. Okay lang. Maraming okay magmamahal lang sa inyo. Maraming naman magmamahal sa akin. Okay na yun. Hirap maging nanay. Mahirap na mas. Marami pa tayong pag-uusapan din sa pagiging ina kasi pag malaki na siya, yung pag ano na binata na. O mali nyo, next time, si Knight na ini-interview nyo. Ay, oo, oh, hindi malayo, di ba? Baka mamay mag-edgy diba? Sa si Knight. Ako, maarte po talaga yun. Konting ganun yun, tumatala si Ken. Hindi ko alam kung sa paano nangyari. Kunyari, nag-inano mo, di ba? So sabi niya, oh, ouch, ah. Mama! May ganong acting? Opo. Talaga? Sasabihin ko, anak, bad acting. Sorry, artista yung nanay mo, ha. Hindi nakakapasa. Alam mo, pagdating pa ng pangapanahon, yan, pag medyo mga grade 5 na siya, grade 6, naku, makikita mo yan. Ah, may mga barkada na. Naku, at huwag mo siyang ikikiss dahil ayaw niya yun. Ay, wala siyang mag-ako. Hindi pwede. Hindi pwede din, kasi sa mama. Kiss na tayo. Magdadala ako laging payong. Bubuksan ko yung payong. O, kiss mo na ako. Ikaw, meron kang props. Para takpan siya. Dahil Mother's Day at Best Mom ka. Para sa inyo po, Happy Mother's Day. Ay, ganun ba? Diyos ko, anak, thank you very much. Ang ganda-ganda naman ito. Oh, thank you po sa Texon. Ang ganda ng flowers din nila. Super. Diba? O, dito mo, velvet. Nako, haloka ako eh. Ito naman para sa'yo, anak. Wow! Meron po kayo. Diba? Oh, hindi thank ba? You po. Thank you, anak ha. Thank you. Thank Happy you Mother's Day Happy to us. Happy Mother's Day po. Ang cute, no? Oh, mga kaibigan, sana naibigan nyo ang aming chikahan bilang mga nanay. At syempre, sa lahat sa inyo, Happy Mother's Day again! Okay, maraming salamaste. Kung gusto niyo ho na mapanood din at makilala si Knight, punta ho kayo sa YouTube channel ni Raisa. Yes, we're okay. Raisa's and One. Ah, bye! Bye! Thank you, Knight! Thank you, anak!